Tipid gastos, nakisami sa kusina ang ating i-vlog ngayon. Ito ang ating mga materialis na gagamitin, gaya ng ating steel matting, hardiflex, angle bar, welding rod, at ang mga natitira nating C-purlins na siyang gagamitin natin na sabitan ng ating metal faring. Wala na tayong gagamitin na pantukod dahil ang ating natirang C-purlins ang siyang gagawin natin na paglalagyan ng ating metal faring. So hindi na natin kailangan na maglagay pa ng tukod sa itaas para sa ating hardiflex. So ito na lang ating gagawin. Tapusin natin at matapos nating ilagay ang ating C-purlins, pwede na tayong paglagay ng ating metal faring. So ayan, nakita ninyo na nandoon na ang ating metal faring. So kayang-kaya na yan na nahawakan ang ating hardiflex na wala na na pantukod sa itaas. Ito naman ang ating steel matting na nilagyan natin ng frame sa gilid na angle bar. Ito ang gagawin natin na pang-replace sa jealousy kasi convertible po ang ating bintana na pag dumating ang panahon ang bintana natin nilagyan ng ating steel matting ito ay pwede siyang buksan at gawing tindahan. So anytime igibain na lang yung pader, linisin ang harap, pwede na siyang gawing tindahan. So ito siya, dati-dati kasi ito ay jealousy, so ginawa ito dahil meron itong future na plano. So ito na yung ating nakahandang metal faring pangkisami. So ang gagawin natin, okay, i-position muna natin ang ating steel matting. Bini-weld natin yan para hindi na yan gagalaw at matibay siya. Ito yung labas niya, ready para sa pagbukas ng store sakali. Ito naman ang kulang na mga hollow blocks na paakitan natin mamaya pag nasa posisyon ng ating steel matting. Ngayon, sinimula na natin ang paglagay ng hardiflex. Ang bilang ng ating hardiflex ay tamang-tama lang para hindi siya sumubra, para makatipid po tayo. Ang ating objective dito na magkaroon tayo ng kisame na tipid or minus sa gastos. So mayroon tayong mga hardiflex na dati pa may mga pintura or mga kulay na, ngunit matibay, gagamitin natin yan na pangdugtong sa ating kisame. So by that, minus gastos tayo, makatipid tayo sa ating kisame sa kusina. Okay, mga kainkin, pag nag-install tayo ng hardiflex, naglalagay tayo ng tukod para maiwasan natin na mabali ang hardiflex. Ang hardiflex ay mabigat, hindi kayang i-install ng mag-isa, so kailangan mayroon tayong helper at kailangan mayroon tayong nakaabang na tukod para iwas bali ang ating hardiflex. So ito na ang ating lumang hardiflex na ginamit natin. Tinugtong natin yan para hindi na tayo bumili. Mayroon siyang pintura, ngunit mawawala din ito dahil pinturahan din natin ang buong kisame natin sa kusina. So nabuo na natin ang ating kisame. Ang mga gilid natin ay lalagyan na natin ng finish yan pag matapos na natin ito lahat. Ipinturahan natin yan para mawala, no, ang mga ibang kulay.
So ito naman ang ating steel matting, ready na siya sa future plan. Ngayon ito na ang natapos natin na kisa-misa kusina, nilagyan na natin ang kurtina for the meantime. Ayan na po. So bago tayo magtapos, shout out muna tayo sa ating subscriber na nagpa-shout out sa Jorge Family sa Antique. At maraming salamat sa panonood sa ating vlog ngayon.